Kumustahin po ang kanyang lagay. Hingi po tayo ng update live mismo mula kay Mr. Pen Medina. Sir Pen, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo, Julius Tintin. Magandang hapon sa mga nanonood. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. You're in high spirits, Pen. Dahil sa mga pagbabago, ha? Top players, so... At this point, we'd like to thank our viewers who sent their donation to Pen Medina via the Super Thanks Heart button. We're able to get $89.55 as of this time. We will forward your donation to the Medina family. For those who still wish to donate to the Pen Medina Fund Drive, just click the Super Thanks Heart button below the title and send your donation. Thank you. Ang laki ng pagbabago ng aura mo, no? Diba? Dati talagang, diba, ang lupot mo. Gusto nga talindo para makakita ng uso, kaya lang medyo malapun eh. Kamusta na? Kamusta na ang lagay ng iyong sakit? Eto, na-operahan ako, successful. Nung umpisa, siyempre hindi muna ako makagalaw-galaw, no? Kasi masakit pa yung sugat, pain reliever, kagaya ng dati, para akong bangag-bangag. Tapos sumasakit yung likod ko, nangangati, ang hirap. Pero nung gumagat na, nag-umpisa na ako mag-exercise kahit na nakahiga. Eh, kasi yung mga tinuruan ako, pino-augment ko na lang ang sarili kong invento para lumakas yung leg muscles ko at yung back muscles. So nung umpisa na akong pinaupo, pinatayo, mabilis ang progress. Kaya eto, ayan. Eto yung mga... Ayun pala, tayo na kagad. Wala yung ano. Eting therapy na. Nung una, hirap. Pero nangayayat ako ng husto. Laki ng pinayin. Oo nga. Okay lang yan. You can gain it back again. Oh. Pero are you still in pain? May masakit pa sa katawan mo? Nawala pa ng gana kumain. Nung pagkatapos sa mga gamot, at saka yung sakit. Pero after the surgery, wala na yung mga pain. Tapos in off ako sa ano pain reliever. Ayan, hirap na ako nung umpisa. Ayan, ano yan, paano lang nung surgery niya. Ayan. Natatapos lang nitong surgery, no? Itong time na to. Mga ilang days. Paano na yung sugat ko sa likod. Ang ganda nung incision eh. Parang guhit lang eh, ngayon. Tuyo. Kaya maraming salamat sa mga doktor ko, yung surgeon ko, si Dr. Sisingit ko lang. Si Dr. Misael Tikman na laging nakaalalay sa amin dito sa East Avenue Medical Center at yung aming anesthesiologist, si Mrs. Lota Tikman, Dr. Lota Tikman. Ngayon ba, yung mga ngayon ba nakakalakad ka na? On your own? Tinarget ko talaga, pinalakas ko yung muscle ko, tapos yung usual na physical therapy, tapos kahit wala sila, pinadala ko yung ano, may ano sa bahay, ginamit nung tita ni Mrs. Yung walker, pinalagay ko dito, kahit walang physical therapist, umuupo ako, nagsasanay ako araw-araw, kaya nung pinatayo ako, ayun, tuloy-tuloy. Awang ng Diyos. At ngayon, nasa bahay ka na, no? Naka-uwi ka na? Or nandiyan pa sa hospital? Hindi pa. Nandiyan ka pa sa hospital. Kasi nahihilo. May hit na. Ito, mga padala ng anak ko. Get well soon. Dahil yung mga apo. Picture. Ito, sariling personal na unan para medyo masaya yung paligid. Christmas. Christmas na. Pa-hospital pa ako. Kasi... meron pa akong konting hilo, nakakatayo ako, kailangan na alalayan ako. After a while, yung puso ko kasi nagka-problema ako dati. So ngayon, nagre-react siya, bumibilis yung tibok. Tapos mararamdaman ko na yung hilo. Pag naramdaman ko na yung hilo, titigil ako, kailangan umupo ako o mahiga. Kaya nang therapy, tsaga si Sandro. Ayan, maraming salamat kay Sandro. Kailan ka lalabas ng ospital? Ang target ko, itong week na to. Kaya lang may mga inaayos pa. Tapos inaalalayan nga yung biglang onset ng hilo. Hindi naman bigla. Nararamdaman ko. Ito si Axel, yung isa sa mga estudyante ng physical therapist ko. So, pinaka-latest siguro. Ayan, payat ko dyan. Biyernes. Tapos holiday pa eh. May, alam mo naman, pag ganito, may mga inaayos na papel. Yung mga... kailangan ano para sa discharge. Tapos yun yung hilo. Kailangan sigurado ako pag-uwi ko,
hindi ako alagain sa bahay. Mm-hmm. Kasi may yun, walang expert doon eh. Wala nang physical therapist doon, walang nurse eh. Pag doon ako nahilo sa bahay, eh, kawawa yung mga lalo na meron akong malik 7 years old. Tapos meron kasamang mas may edad sa akin na kasama namin sa bahay. Walang tutulong sa akin at all. So kailangan independent na ako. Malaking pasalamat po. Nakapagbanyo na ako mag-isa kami. Napasigaw ako talaga. No? Yeah. At gawa ko sa tuwa. Ano nga? Grabe, no? Praise God. You only get to appreciate no? Yeah. Yung mga simpleng bagay kapag yung mga ganitong pangyayari sa buhay mo. Mm-mm. But we're thankful na unti-unti ka na nakakabalik sa normal. Nung last time na nag-guest ka rito, Pen, nanawagan tayo ng tulong mula sa ating mga kababayan, lalo na sa industriya ng show business. Marami bang tumulong sa iyo doon? Marami. Tapos nagulat ako doon sa iba na hindi ko na naiyak ako. Sige, go ahead. Pasalamatan natin sila. Oo. Maraming salamat. Hindi ko inaasahan yung iba. Yung iba, mga kaibigan ko, mga naging anak ko, sobrang prayers, yung tulong. Oo. Malaking bagay para sa akin na makabangon. Lalo ngayon, kailangan kong lumakas para makapagpinta ako. May itong panibagong ano ko, tatahaking kong buhay. Hindi na ako masyado makakapag-taping muna siguro or at all dahil sa edad ko, tsaka yung condition ko. Minsan nararamdaman ko yung mga dito sa likod ko, madaling mangawin. Pero dahil sa kanila, lalo na yung mga kasamahan ko sa trabaho, tapos yung mga kaibigan, kamag-anak, mga suporta, maraming salamat sa inyo. Binigyan niyo ako ng panibagong pag-asa sa buhay. Kasi parang nung mangyari sa akin yun, parang hindi ko alam ang gagawin ko, paano ba ito? Wala, bagsak ako eh. Dahil nga yun, 2 years, walang nangyayari. Pero nung magdatingan yung suporta, tapos yung iba, kinukumusta ko, prayers, may offer lang, napakalaking tulong. Tapos yung iba, ayaw magpakilala. Tapos yung iba, hindi ko kilala talaga. Iba-ibang amount. So, kaiyak na naman ako. Thank you po sa lahat. That is good. Again, that is good. Hindi pa tapos ang mission mo sa buhay. Yes. Oo. Pati pagpunta ko doon, siguro, kasi ang first love ko talaga, painting. Parang doon ako, ginagayin ito. Para may share ko yung laman ng isip ko, ng puso. Kasi mulat bata, ang nag-question ako, ano ba ang silbi ng buhay? Bakit ba tayo nandito? So, napunta ako sa painting. Kaya yung mga painting ko ngayon, tungkol sa, yung iba hindi siguro maintindihan. Yung talagang love kong gawin. Ito mga parang practice yan. Lalo na pag-aaral ako. Yan, may mga pabuko. Yan, may mga... ginagawa ko ang nagpipaint ako ng iba-ibang klase. Pero ang talagang pupuntahan ito yung pinaka-question ng love sa buhay. Bakit tayo nandito sa mundo? Para saan? Yun ang pilit kong inilalabas. Hindi naman, pinakikiramdaman ko at tinutulungan ako ng siguro ng Panginoon kung ano magkapangyarihan na ilabas sa pamamagitan ng mga painting ko. Ayan, UST pa rin yan. Kahit ako sa painting ni Rembrandt. Paano mo ma-i-describe yung pagmamahal na pinadama sa'yo ng mga taong ito? Sobra-sobra. Kasi yung akala mo nag-iisa ka na down na down ka, tapos bigla. Sorry. Ang daming dagating na yung biglang parang wow. Eh, hindi ako nag-iisa pala. Hindi ako ganun ka-helpless. Basta pagtiwala lang ako sa Diyos at sa kapwa-tao ko. Yung pagmamahal na siguro kahit paano na-share sa
sa mga samahan ko, kamag-anak at mga kaibigan na naibabalik ng kapwa pagmamahal sa iba-ibang paraan, iba-ibang forms. Iyon. So, in the end, bottom line, yun ang pinaka-importante sa mundo, yung pagmamahal at sa kapwa. Kaya yung aking mga paintings ngayon, yun ang gusto kong i-reflect. Bakit ba may kasamaan sa mundo? Ito ba ay talagang pagsubok ng Diyos o mayroong talagang elemento ng kasamaan na nagpo-post nito para paghati-hatiin yung tao na kagaya nga sa Biblia, nagahari ang na nandito na ang kasamaan na kuminsan tinatawag nila. Mm-hmm. Si Satanas, si ayoko nga yung I don't want to go into it. We're very excited to see a Pen Medina exhibit very soon, no? Pag medyo naka-recover ka na, yes. Ang dami na nag-aabang para maging bahagi ng kanilang buhay ito mga obra maestra na pinapakita natin. Habang nasa ospital ka, nagkaroon ka ba ng chance na mag-drawing? Nakaisip ka ba ng mga konsepto? Dito lang kasi nagpo-focus ako sa pagpapalakas. Umaga pa lang, madaling araw, nag-aano na ako. Yung mga batay ko nga, nalingat ng ganun, makikita ako pa. Huwag na ako, huwag na kamay ko ang mga binti ko. Para pag-upo, ready. Hindi yung aasa lang ako sa PP. Kailangan may sariling kayo. Kagaya ng pag-ano din sa buhay, pagsalunga sa buhay, sabi nga, kailangan may sarili ka rin kayo. Hindi ka aasa lang dapat sa iyo. At siyempre, Panginoon ang pinaasahan natin dyan. Kailangan malakas ang paniwala natin sa kanya. Ipaubaya na natin sa lahat. After all, material things lang naman ito. Kapag nandito tayo, enjoyin natin. Pero bottom line, it's all up to Him. Siguro, Pen, isa rin ang pwede natin i-share. Dahil naalala ko yung last time na nakausap ka namin, sabi mo nga, pag ganitong age na, hindi pala pwedeng basa-basa na lang yung kikilos ng pagganon, tas dadampot. Kasi, what did you learn from your doctors na pwede nating i-share sa mga senior citizens na nanonood din sa atin ngayon, Pen, yung mga hindi nila dapat gawin? Huwag po kayong magka-ilusyon na kayo ay Superman pambuhay. Kasi malakas ako, nag-exercise ako. Right after, before the yung accident nga na yun, umakit pa ako sa puno ng mangga, pinuputol lang yung akwento ko. Yung pala, nag-deteriorate na yung mga buto natin, lalo sa spine. Humihina. Konting konting maling pihit, nagkakaproblema. Brittle na sila. Tapos yung mga nerves na iipit. Ang naman, ang pinasalamat ko rito, na-discover na may bone infection din ako sa mga lab tests. So, isinabay na. Kasi kahit napatreat yung aking degenerative disc disease, kung yung bone inspection ko hindi naagapan, ganun din in the future. So, yun. Sundin natin yung mga regular check-up, yung ganun lalo na pag may edad ka na. Lahat, pati puso, lahat, yung liver, yung mo, uric acid, blood pressure, kailangan alisto ka. May lagi kang alert sa health condition mo. Huwag mo na hintayin may maramdaman ka. Actually ako, wala akong naramdaman, kaya nagulat ako. Pero ang gwapo ko ngayon, no? Oo nga eh. You look healthy. You look healthy. Nagbuhat ang sariling bang ko. Dito ito mo mano, no? Kunti na lang kasing gwapo na kita. Alam mo, mas gwapo ka ngayon kasi dahil sa background mo. Christmas na Christmas. Diba? Pero grabe na nangyari sa iyo, no? Pero sa isang iglap, bigla nagbago yung buhay mo. Ibang klase, no? Ang buhay. Ibang klase. Ang dami kong na-realize. Oo. Sino ba? Ako. Ano ako sa religion, eh. Oo. Naging Christian. Kaya ako, Methodista ako, tatay ko naging may minister. Kaya lang, na-disillusion ako. Yung debate sa Biblia, yung pagandahan ng sermon, yung paligsahan na, yung human nature. So, lumabas ako, hindi ako nagsimba. Pero itong, lalo na ito nangyari, pandemic, napalapit na naman ako. Tapos,
nangyari sa akin ko lalong, wow, sabi, surrender everything to God. Bahala ka na, gagawin ko yung kailangan mong gawin, yung papel ko, wow, kailangan may pagmamahal. Tapos, bahala ka na. Sabi ko nga sa pamilya, ako ready ako to go anytime. Kaya lang yun, meron pa akong, ayan, meron pa akong, yes. 7 years. Pagkalikot-likot. Kaya sabi ko, pag-uwi ko, kailangan, malakas na ako, baka bigla akong tunggulin ito. Napaka-ano nito. Kaya, yung takbo. Nung hindi pa ako na aksidente, takbuhan kami niya. Walang kalaro eh. Kasi nga, lockdown eh. Nakabahay, bawal lumabas ang mga bata. Oo, so, balita ko pa yan. Ano, kailangan. Kailangan matakas ako. Pagdating ko sa bahay, kahit tunggulin niya ako. Oo, kasi balita namin, Pen, na-miss mo na raw yung mga halaman mo. Oh. Sa bahay. Ay, ito. Grabe, mabayaan. Pabayaan na. Ang dami kong gulay. Simple lang. Talbos sa kamote, garumbate, palaya. Wow. Eh, ngayon, may papaya pa ako dati na kasi kailangan, inaano mo yan eh. Kailangan may fertilizer. Di ba? Naayos ko yan. Yung lupa yan, hindi totoong lupa yan. Ang ibig sabihin, tinambak ko lang yan. Yan. Ayun yung aking kulit. Ayan, yung aking mga luya. Di ba? Proud. Oh, may mga bulaklak. Libre lahat yan. Yung lahat kong binili. Kung binigay ng kapitbahay, pinulot ko sa kung saan-saan. Tapos, may mga gravel na nakukay ko dun sa sidewalk. Kasi yung tira-tira sa construction, pinukay ko, pinagtagaan ko, inayos ko yan. Mahilig ako. Ganda, ingat lang sa nakita ano. Yung, ayan, yung mga ampalaya ko. Ayan, natinom yung ampalaya yung kakatuwa. Parang probinsya yung bahay, no? Parang bahay sa probinsya. Hindi na kailangan bumili ang ampalaya. Yes, yung picture na yun, right before na ano, yung day before na, na ano. Yung bumagsak ako ng madaling araw. Palakas ako. Pero sa pagbabalik mo sa paghahalaman, Pen, ingat ka, hindi na yung likod mo, ha? Hindi na pwedeng bigla-bigla. Hindi na. May gagawa na para sa iyo niya. Kasi ngayon lang, pag mali yung ano ko, yung turn ko, nararamdaman ko, sabi sa akin dito, hindi po baka imagination nyo lang, hindi. Talaga nararamdaman ko kasi mali yung bihit. Yung nerves meron siyang nakagaling na dalawa. Dalawa yun. Pero, I feel a lot. That's nice. Magagaling ang mga doktor mo. Parang kinalabit ka lang ni Lord. Yes. No? Parang pinaalala lang niya sa'yo na nandito lang ako. Yeah. Yes. Diba? Kasama na doon yung pagmamahal ninyong dalawa. Siyempre, love ka namin. Eh. Instrumento lang kami. Channel lang kami. Literally channel. Hindi. So, thank you, Pen. Oh, Pen, ha, pag ikaw ay nag-exhibit na, ready, ready ka na. Pupunta ka na ikaw. Tapos yung ano ko dyan, yung mga, yung aking malalaking sketches na, yun talaga yung ano, love kong gawin. Hindi na na, nakakatakot kasi yung iba. Magaling ka sa portrait, Pen. Damihan mo kayo sa portrait. Pero gusto ko yung portrait niya, yung mga profile mo ng mga tao, ang galing-galing. Gusto ko yun. Kaya alam. Yan o. Ayan yung bata. Tira mo yung bata. Yung anak mo itong bata to? Yan eh. Yan tatay ko. Oh, yan tatay mo. Very ano sa iyan. Very special. Ikaw ba to, Pen? Hindi ko naman. Macho. Yung babae, sino? Ayan ito, Pen. Maganda. Ngayon ko lang nakita pa. Self-portrait. Ang galing mo. Ilan taon ka nito, Pen? 28 yata. Ito model namin. Ganda nun, ganda nun. Paano to? Commission to para sa magazine. Galing. Ayan, UST. UST pa rin yan. Third year ka. UST. Si Saint na yan, Benavides. Oo. Yung meron siya kagaling. Oh, Rembrandt, oh. Rembrandt. Kopya sa original. Ito yung gustong-gusto ko. Yan yung gusto sabihin. Yan yung gusto kong message na anong ginagawa natin dito. Saan ba tayo nakasalalay sa buhay natin? Material ba? Sa Biblia? Sa mga gulong ng kapalaran? Sa mga images pa? Yun. Kumbaga paghanap sa totoong connection. Yan ang tanong ko sa iyo ngayon. If we go back to this artwork, yung pinakita natin, and ipapaliwanag mo kung ano nangyari sa'yo, paano mo i-relate yung nangyari sa'yo dyan sa artwork na yun? Kasi ang title niyan, insects. Yung mga insects na yun, cadaver insects.
na ibig sabihin yung katawang lupa natin, mawawala. Tapos, kung hindi malakas ang paniwala mo, walang kasiguruhan kung ano mangyayari sa'yo. Kaya meron ako ano niya na, you are not connected to the Almighty. Mm-hmm. Kasi meron kang Biblia, meron kang kung ano, meron kang cross, meron kang images. Pero kung totoo yung paniwala mo, kung lalo na maraming ganun tayo lang, hindi mo mabubuksan. Parang nakakulong sa ano, sa gospel. Yun totoong faith. Na hindi ko pa rin alam kung anong klaseng cross. Kaya tentative pa yan. Kaya study lang yan. Actually, years ko na ginagawa yung mga studies na yan. Nag-evolve. Lalo na nitong nag-umpisa yung ano, bago pandemic. Marami akong katutunan tungkol sa nangyayari sa mundo. Tungkol sa kasamaan na nangyayari sa buong mundo. Mundo. Doon sa nangyayari sa iyo, Pen, do you feel na, para, kumbaga sa wifi, eh, nagkaroon ka ng connection na kay Lord after yung mangyari sa iyan? Hindi pa lubos, pero hindi pa lubos. Naramdaman ko yun. Kasi sinurrender ko lahat. Tsaka mula nung ano, nung mangyari sa akin to, eto na naman, iyakin ako, nakakainis. Nag-usapan nyo kanina yung pag-iyak. Eto kasi totoong buhay eh. Ang dali kong magpatawad ngayon. Hindi. Oof! Hindi kagaya dati. Ganun tayo, di ba? Lalo lumaki tayo. Si Obis, medyo nakilala. Parang yung pride. Hindi maalis-alis kahit anong gawin mo, kahit anong dadasal ka. Nagme-meditate pa ako na lahat yung buhang ko, yoga. Ito nga ang mga drawing ko ngayon na lumilipad sa air. Gawa ng panaginip ito noong 2010. Ilang buwan yun. Gabi-gabi halos na nanaginip ako, lumilipad ako. Eh dahil nga nagme-meditate, na ano ko yung lucid dreaming, para nakokontrol mo yung nangyayari sa panaginip ko. Ano lang, to a certain extent, hindi buo. So, nakokontrol mo kung kailan kalilipad, paano kalilipad. Pero hirap na hirap. Tapos iba-ibang location. Yung parang gusto kong kumawala sa gravity. Tapos nung makakawala na ako, nasa edges na ako, nung nakikita ko na yung ano, yung galaxy, tapos yung mga malalayong galaxies, universe, natakot ako. Natakot ako kasi baka hindi ako makabalik. So inano ko, tinigil ko yung ginagawa ko. Yung nadala sa painting. Kaya itong mga ano ko, 2010 pa nag-umpisa na maliliit na sketches, tapos dalawa ang tao, hanggang lumaki na lumaki. Hanggang dun sa yung isa kong ano dyan, hindi, mga tatlo yun, pero yung pinakamalaki na hindi pa rin tapos. Talagang thousands yung mga tao, yung mga babies, meron, andun yung image ni God, image ng serpent na naglalaban. Kasi yun na nangyayari sa mundo. Yung malalim, no? Oo. Malalim. Kahit ako nalalaliman, eh, parang, sabi, paano ako napunta rito? Eh, kasi ganun ako, lagi akong nag-research, nag-iisip ako. Kasi, hindi ka makukontento talaga sa buhay kahit success ang makuha mo unless makuha mo talaga yung malaman mo. Masilip man lang yung totoong kahulugan ng buhay. Kung bakit tayo nandito. At masilip mo man lang ng konti yung totoong mukha ng Diyos. Yun ang pinaka-ano ko dito. Kaya ako, bahala ka na sa akin. Kahit nung ano, yung sa puso. Kasi lockdown, walang opisina, walang clinic sa heart center. Eh ano na yung paggabi na. Sumikipang kitid ko, sumakipang ulo ko. Tapos konting gibos ko lang para ako mag-blackout. Pumunta kami ng doktor. Meron daw sa isang hospital pero walang cardiologist. Alam mo kung ano ko. Tapos wala ako. Hindi ako marunong mag-drive. Hindi rin ako makapag-drive. Sinisist ako kahit marunong. So, sige sa bahay. Thank you, Pen. Right. Pag ako nakaligtas yung gabing ito, yun na yun. Hindi pa niya ako kukunin. Ay, naku, yung kinabukasan. Wow, thank you, Lord. Tapos yun. Eh, meron ako mga libro, Reversing Heart Disease, The Natural Way Without Drugs. Yun ang kinabukasan. Patient visualization, tapos
Oo, tapos breathing. Ben. Of course, clean breathing. Tamang diet. Tamang, Ben, ganito, no? Hindi mo man, hinahanap mo man kung ano yung mukha ng Panginoon, pinaramdam niya sa iyo kung sino siya sa pamamagitan nitong pangyayaring ito sa iyong buhay. So we're very thankful na you're on the road to recovery. And next time pag nag-guest ka rito, baka pwede na tayong mag-live doon sa garden mo, no? Habang palakad-lakad ka sa garden. No, di ba? Nakakabalik ka lang sa dati. Thank you, Ben. Alam mo, laki pero ang liit lang. Ben, bago tayo mag-goodbye, any panghuling mensahe sa mga viewers natin? Yes. Sa mga taong importante sa'yo. Maraming salamat sa mga panalangin, sa suporta, sa pagmamahal. Sobra-sobrang pagmamahal. Ako po, ayoko namang pangunahan kayo na lakasan natin ang paniwala natin sa Diyos. Kasi in the end po, papunta tayo lahat kung kailang lakas ng paniwala dahil nasa dami ng nangyayari ngayon na sobrang nakakapagtaka, nakakababalaghan, tayo po ay kumapit na gusto sa ating Panginoon. Ay, yung ano pala, yung mahilig sa portrait si Tintin, baka magawang ko ng paraan kung ano man kasi yung mga portraits personal yung ano dun eh. Okay yan. Sige, pag-usapan natin yan. Thank you, Ben. Usap tayo sa text. Text na lang. God bless you, Ben. Salamat. Sige, bye. Magaling ka. Maraming salamat sa pag-uwi naman. Alright, next time. Thank you, God bless, Ben. Garden. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.